po si Daisy Roque, taga Bambang, Bulacan. Ang anak ko po ay si Leo Emmanuel Roque. Nakilala po namin yung AKAPIN around siguro mga 2016. Yo, antique club na tayo, yo! Ayaw niyo magpasama. Pinayuhan kami ng doktor na ipa-genetic para malaman yung kondisyon niya. Hanggang sa dali namin siya sa UP, doon niya namin nalaman na isa siyang Down syndrome. Nalaman ko na may Down syndrome si Leo. Muna, parang hindi nag-sink in sa akin na may Down syndrome siya. Sabi ko, ano yung Down syndrome? Nag-iisip na ako, yun ba yung mga mongoloid sinasabi nila? Tapos sabi ko, ay okay lang yan kasi ano naman, basta buhay siya. Sa totoo lang, mahirap na masarap siyang alagaan. Kasi mahirap kasi minsan hindi mo siya naiintindihan. Pero masarap kapag ka niyayakap ka niya, hinahalikan. Yun ang kanyang pakonswelo naman sa aking nag-aalaga sa kanya. Nung lalabas na kami ng hospital, sabi ko, paano? Ngayon lang kami nagkaanak ng may Down syndrome. Although may mga nakikita kami may mga Downs, hindi naman namin alam kung paano sila aalagaan. Paano namin sila gagabayan. Pagdating sa classroom, okay naman siya sa mga activities, sa mga written and oral activities, nagpa-participate siya. Nung una, one-on-one session, wala pa siyang classmate kasi tinatansya ko pa siya kung okay ba na may kasama or wala. Colors muna yung kanyang topic. And mabilis naman siyang naka-cope up sa face-to-face, although matagal siyang huminto. Okay. Ako po si Mary Ann Quintero Carreon. I'm a service provider po ng AKAPIN Bulacan. Nakita ko po si Leo noon. He is 5 years old sa loob ng simbahan. And then, in-approach ko si Mami kung ano ang ginagawa ni Leo sa kasalukuyang edad niya na yon. And then, sumagot naman si Mami na balak niyang ipasok sa AKAPIN. Pinursige na namin na sumali sa AKAPIN. Pumunta na kami dun sa center ng AKAPIN sa Bulacan sa May Bayan. Malaking tulong sa akin ng AKAPIN sa AKAPIN ko kasi natutunan kung paano ko ititreat yung condition ng anak ko. Paano siya aalagaan, ano yung mga development na kailangan niya para siya mag-survive or life skills niya paglaki niya. Ano ba yung development na dapat niyang matutunan para paglaki niya, meron siyang magiging isang mapakipakinabang at hindi burden sa pamilya niya. Ang mga program na natanggap namin from Northfield ay yung mga home program,
Ginaguide kami ni Ma'am Amil, bumababa siya dito sa amin noon. Siya kasi in charge dito. Tinuturuan niya si Leo dito sa bahay kung ano yung mga life skills na kailangan niya. Pinaghahalo ko siya ng mga niluluto ko hanggang sa minsan siya na mismo ang naghahalo nung ginagawa ko. Best talent niya yung pagsasayaw. Kaya lang pag kami kaharap ng iba, ayaw niya. Pag kayong dito sa bahay, sayaw siya ng sayaw. Ganda ng cake ni Nanay. Ngayon kaya na ni Leo na magugas ng pinggan kung gugustuhin niya. Magwalis. Makikihalo na din siya sa pagluluto. Kaya na niyang maligo mag-isa. Pag TikTok, paborito niya. So while nag-grow up siya or lumalaki, nabubos din yung kanyang personality. Ibig sabihin, nakikipaghalo-bilo na siya sa mga bata. And then, naalala ko nga nung nakita ko siya na nanalo siya ng kahit second runner-up, Mr. Down Syndrome, ang laki na ng kanyang pinagbago. Dahil from the stage, sumasayaw siya, which is dati hindi niya naman nagagawa dahil kalimitan naman talaga pagka mga Down Syndrome, mahiyain. Sana maging patuloy siya na maging bibo, maging active, patuloy na mag-aral, patuloy na matutunan ang mundo na kanyang ginagalawan, at patuloy na makisabay sa agos ng buhay. Mga magulang na may mga anak na may Down Syndrome, huwag po tayong panghinaan ng loob. Tanggapin po natin kung ano sila. Kaya yung mga Down Syndrome, tayo mga magulang dapat i-up natin sila. Lahat naman ng kaya ng ordinaryong bata, kaya naman nila eh. So, tayong dapat mga magulang magturo sa mga sa lipunan kung paano natin sila tatanggapin. Kasi kung paano natin sila tinanggap, ganun din ang magiging pagtanggap ng mga nakapaligid sa atin. Proven ko na po yan.